sa inyo na ano, yung topic natin is yung about sa hair ribbon. So, ito na! Ito na po yung sa second vlog sa about sa hair ribbon. So, ito po. Ito pong topic na to is ang disclaimer po ha, mga ka-star. Star! Mga ka-star kasi po ay base sa aking experience, sa aking ginagawa. Ang disclaimer po, kung yung iba dyan merong sariling mga technique, meron silang sariling kanilang mga alam nyo na. Ito po yung base lang sa aking experience, sa aking pinag-aralan. Kaya, ang disclaimer, share lang po ng aking learnings. So, huwag na natin patagalin pa at ito na. Let's jump to my video cover about sa ribbon. Okay. So, for now, naka-prepare na ako para papunta dun sa client. Sasamahin niyo ako. Ito yung gamit ko. Samahin niyo ako para makita niyo ako. So mga ka-star, kung makikita nyo, ipin-repair ko yung mga gagamitin natin para sa pag-re-ribbon. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung status ng hair ng client natin. Ito siya. So for now, huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang ating rebonding. So makikita nyo dito, ito yung gamot na ginamit ko, Bremond. This time, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-apply yung gamot na pang-rebond. Isa-section natin yung hair ng tatlo. Kailangan section by section po yung paglalagay natin ng gamot para mas ma-absorb ng hair yung gamot na i-apply natin. Hindi, wag po natin siyang madaliin. At yung pinaka-importante po, kung makikita nyo dyan, hindi ko siya nilalagay sa pinakang anit. Magtitira po tayo ng 1 inch sa hair mula sa anit para hindi po ma-damage at maiwasan po yung pagka-damage ng scalp ng ating client. Kaya tandaan nyo po mabuti, huwag po nyong isasagad yun para maiwasan natin yung problema sa anit niya. Pinaka-importante din po yun. Tapos kung makikita nyo po, minamasage ko yung gamot na nilalagay ko dun sa hair ng ating client kasi para ma-absorb niya ng mabuti at para maging pantay yung apply natin ng gamot. At isa po uling paalala, gawin nyo po ito ng maingat. Isang paalala po mabuti na ang pagre-ribbon po natin is hindi basta-basta. Kung may nahina po yung loob nyo, pag-isipan nyo po mabuti kasi nakaka-damage din po talaga yung pagre-ribbon. Lalo na po doon sa mga first-timer, sa mga beginner. So, sana po makakuha kayo ng mga konting learnings dito sa aking ginagawa. Po, mga ka-star, kung makikita nyo, kalahati lang ng hair yung nilagyan ko. Kasi po, hindi siya pwedeng isabay doon sa virgin hair, doon sa na-ribbon na. Sa previous ribbon niya. Kasi po, masusunog po yung hair niya. Kaya, half lang po talaga yung dapat na nilalagyan. Kita nyo po lahat, meron na. So, ibababad po natin siya ng 1 hour for virgin hair. So, dito mga ka-star, kung makikita nyo, nag-i-strand test ako. Binubuhol ko yung buhok, then pag hindi na siya bumuka, means luto na siya. Makikita nyo dyan, ituturo ko po sa inyo na actual kasi hindi masyadong kita dito eh. Next time po, ituturo ko sa inyo na actual kung paano yung strand test. So, ngayon po, ito na. Sinusuklay ko na po siya pababa, binababa ko na yung gamot. So, ibig sabihin po nun, nilalagyan ko na rin yung previous hair niya. Previous hair ribbon niya na hair. Kung makikita nyo, sinusuklay ko na pababa, nilalagyan ko na din yung hair niya na dating ni ribbon.
Yan, may kita nyo dyan, nilalagyan ko na lahat. Isa-isa ko po nilalagyan section by section ng hair. Para lahat ay meron. Everybody happy! Yan. So, after lagay ko po nyan, may kita nyo. Pabad ko uli siya ng 20 minutes. So, wag na natin masyadong patagalin. Basta 20 minutes lang sa previous hair ribbon. Ayan, yung mga nilagyan ko na dating na ribbon na, 20 minutes lang po ang babad dun. Huwag na natin pong masyadong patagalin at baka malingwak yung hair. So, ito po, may kita nga lahat na lagyan ko na babad lang siya ng 20 minutes. So, after another 20 minutes, may kita nyo po dyan na i-wash na po namin yung gamot na nilagay kanina. Yan, wala na. Binoblower na po siya. Para makapag-prepare na po kami sa pagpa-plancha ng hair. So, doon naman po tayo sa plancha ng hair. Yan, tuyo na. So, this time, may kita nyo na plancha ko na yung first section. Nakalimutan. Yan, may kita nyo po kung paano ko po pinaplancha yung hair. Kailangan po is, tama po yung nababalitaan nyo, kailangan ang pagpa-plancha po ng hair is, mano-mano, kung kinakailangan, signipis lang talaga siya ng papel para sa pinakamagandang result. Yan, may kita nyo po. Ang ginamit ko lang po dyan ng flat iron ng plancha is, 220, pero isa lang po yung plancha na ginamit ko. Minsan po kasi, pag sobrang kapal ng hair, dalawa yung ginagamit kong plancha. Tapos parehas 220. Depende po talaga sa buhok yan. Kung katulad po ng plancha ni ate yan. Ay, ng hair ni ate. At napanama lang po dyan yung temp ng 220. Tapos isang plancha lang po yan. May kita nyo siya oh. Sobrang smooth niya. Yan. Ang pagpa-plancha po ng hair dapat naka-direction po kung saan nakatubo yung hair para sumunod po yung hair kung saan siya naka-assign. kung saan siya nakatubo, doon siya a-align. Alam niyo yung gets niya. So for now, mga ka-star, makikita nga, tapos ko na siyang planchain. Unang plancha, yan. Tapos na. So, matapos ko siyang planchain, punta naman tayo sa number 2. Yan, makikita nga, hawak ko yung number 2 kung sa Bremond ay letter B siya. Yan, maglagay po lang po tayo ng konti dun sa mixing bowl. Yung panama lang po dun sa hair yan. Bremond! Yan, number 2 po. I-apply na natin siya sa number 2. Ganon din po yung gagawin natin. Sa-section din po natin yung hair ng tatlo. Sa iba kasi, ulitin ko po ang disclaimer po ha. Sa iba po kasi, apat na section yung ginagawa nila. Ako po kasi, tatlo lang. Dalawa sa magkabilang gilid, isa sa gitna. Kung makikita nyo po, iba naman yung ngayon, inuna ko po yung magkabilang gilid, yan. Inuna ko po kasi iniiwasan ko na maglagay ako ng hair clip. Since na-plancha ko na po siya nung unang plancha, kailangan ko pong ingatan na hindi ko na siya ma-clip kasi ganun po kabilis na bumakat yung mga ikakabit nyo dyan sa hair. Tama po yun, yung mga dating mga naririnig nyo. Kaya po siya talaga, yung, alam nyo yung tiis ganda, naririnig nyo yun. Yan, nakikita nyo, magkabilang gilid po yung nilalagyan ko muna para maiwasan kong i-clip. Tapos ngayon, kung makikita nyo, buo ko na siyang nilalagyan, hindi na yung mga half-up. Magkasabay na yung previous ribbon hair at saka yung virgin hair. Kasi ibababad lang natin siya ng 20 minutes. Huwag na po natin patatagalin, hanggang 20 minutes lang po yun. Yan, nakikita nyo, diretso ko siyang nilalagay. Lahat na siya, mga best, as in go for the lahat. Push! Yan. Yan mga ka-star, i-make sure natin na bawat hibla ng hair merong number 2 or letter A. Ang tawag po dun is neutralizer. I-make sure po natin na bawat hibla is meron nun kasi importante po yun. Yan.
At saka magtira din po tayo ng 1 inch na dun sa hair para hindi po ma-damage yung kanyang scalp. Lagi ko po ipapaalala sa inyo yan. So yan mga ka-star, kung mapapansin nyo, lahat ay meron na, inaayos ko na lang para maibabad na natin siya ng 20 minutes. Ulitin ko po, hanggang 20 minutes lang po. After 20 minutes, iba-blower ko na po yan. And dito na tayo sa blower. Kita nyo mga ka-star, yan, binoblower ko na siya after 20 minutes at na-i-wash out na po yung pangdalawang gamot. Nakita nyo po yan. Hindi pa po siya naipa-plancha pero kita nyo naman. O, oh, diba? Yan, wala pa pong plancha yan. Kaboblower lang po na after ng number 2 na neutralizer. Yan, may kita nyo po, piniprepare ko na po yung pagpa-plancha for the final result. Sa final result po, final plancha pala. Sa final plancha po, kahit hindi nakatulad nung kanina na ginawa ko na mano-mano na halos parang papel na lang yung nipis. Diyan po pwede kasi apyaw-apyaw na lang naman po yung ano, para lang naman po kumapit yung gamot yan. May kita nyo yan. Mabilis ang plancha na lang po. Pero dapat syempre, maayos sa pagpa-plancha pa rin yung gagawin natin. Yan. Yan, may kita nyo. Kailangan lang po natin na medyo mabilis para maiwasan natin yung pagbakat ng hair clip. May kita nyo dun? Wala po kasi akong choice. Kailangan ko pa rin siyang i-clip. Kaya lang, kailangan po yung medyo mabilis-bilisan natin para hindi po tayo abutan ng pagpapasaway ng hair. May kita nyo po? Yan. Pagpapasaway na hindi po bumakat yung clip. Yan. Kaya nga po, tiis ganda, habang hindi pa siya naililiguan, kailangan iwasan po natin i-ano sa tenga or higaan. Pag natutulog, mahigaan natin yung hair, napaka as in ano po nun. Tsaka yung pahangin ng sa electric pan, tututo kayo sa electric pan, hindi po tama yun habang hindi pa naiwawash. Medyo iingatan po natin yung ating hair kapag hindi pa natin naililigo. Kasi na, sobrang bilis niya pong mabakatan ng mga kung ano-ano, sir. Bawal din po yung lagyan ng mga oil or something. Basta ganun lang po siya ng 1 week. Makikita nyo po yan, pinaplancha ko. Nakikita nyo po, diba, bongga. Yan, kahit iligo niya po yan ilang beses, ganun pa rin po siya. And ayun po yung reason kaya gustong-gusto ko pong ginagamit yung Bremon Hair Rebonding. Nakikita nyo po, smooth and shiny. Sure po ako na kahit iligo niya, ganun pa rin po yung result niya. For now, yan na po muna. Hello, nakita nyo po? Alright, yun po yung pagpaproseso ko ng hair rebonding. Sana po nakasunod kayo at sana po may natutunan kayo kahit konti learnings dun sa pagre-rebond po, sa process ng pagre-rebond. And for now, yun na po muna ang may share ko. I-update ko na lang po kayo kung meron ulit akong next na i-share sa inyo. And don't forget to click like and subscribe to my YouTube channel for more updates and for more video. Yan lang po muna for now. Bye!